Magandang araw sa mga masugid nating nagsusubaybay sa Recontech. Meron po i-recommend si Recontech na modification sa inyong electric pan para umextend po yung buhay ng electric pan ninyo. Habang ito ay bago pa o mga isang buwan na ginagamit, ay kailangan natin agapan na magawa yung modification na na-discovery ni Recontech para hindi agad ho mag-overheat ang electric pan ninyo. Kaya kung maaari, after ng 7 days na warranty mula sa pagkabili, ay pwede ninyo na pong i-modify na katulad ng ipapakita ni Recontech ngayon. Kaya panoorin nyo to, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Recontech channel, ay mag-subscribe na po kayo para mapanood nyo po yung ibang mga na-upload ko regarding sa pagre-repair po ng electric fan at mga ibang tips na ibinibigay ni Recontech. Halina kayo at panoorin nyo ang pagmo-modify sa bushing ng electric fan na ito, Union Electric Fan. A few moments later. Mga guys, umpisahan ko na po ang pagbabaklas para maipakita po sa inyo kung ano yung modification na gagawin ko, gagawin ni Recontech para umextend po yung buhay ng electric pan nyo. Yung iba kasi, mga 7 months, 8 months, minsan hindi pa umaabot po ng 1 year ay nag-i-stack up na po yung bushing. So, panibagong gastos na po iyon pagka ipinagawa natin sa mga technician. Kaya ngayon, si Recontech ay nakapag-isip ng modification sa electric pan para tumagal po at hindi po agad mag-overheat. Mamaya makikita nyo po kung ano yung modification na sinasabi ni Recontech. Akin lang pong babaklasin yung mga parts. Ayan po. Yun. Napaklas na. Ayan. Tapos ko nang mabaklas. Mamaya ilalapit ko po sa inyo para makita nyo po yung ating gagawing modification. Ayan. Ayan. Dapat po ay ang casing ng electric pan ninyo ay aluminum ito. Aluminum po itong bahay niya. Para yung modification na-discover ni Recontech ay magagawa din po ninyo sa electric pan nyo. At dun sa mga lata po ang casing ay hindi po pupwede kasi magtatapon lang din po yung langis na mailalagay kapag kayong lata ang casing. Kaya yung mga mother o daddy na ang electric pan ay lata yung casing niya, ay sorry po, hindi po magmamatch yung gagawin nating modification. Ayan, dito po ang naisip ni Recontech na modification kasi dito po nakalagay yung ayan, dito po nakalagay yung bushing, dito po banda, ayan, dito po sa loob na to nakalagay ang bushing, ayan, dito sa loob na to. Ngayon, naisip ni Recontech na maglagay ng butas dito. At ganun din po sa likod dito. Saan na ba yun? Dito. Ayan. Maglalagay din po ng butas si Recontech dito. Para madali pong maglagay ng langis. Hindi po dito naglalagay ng langis, daddy. Ha? Mga guys, hindi po nire-recommend ng maglagay dito. Katulad ng sinabi ko dun sa mga unang upload ko. Ayan. Ayan.
Katulad nito, lalagyan natin ng butas po dito. Okay? Wait nyo lang at ating gagawin yung sinasabi kong paglalagay ng butas. Ipakita ko po sa inyo mamaya pagka nabutas ko na. A few moments later. 2 mm na drill bit. Ito po. 2 mm na drill bit. Ayan. Kikita nyo ba? Ayan. Akin pong isasalpak dito sa ating rechargeable hand drill. Ayan. Ayan. Yon. Narinig nyo po. Ayan. Atin nang umpisahan ang ko na pa ang pagmo-modify. Mamaya po akin pong ipapakita sa inyo yung ating imo-modify. Ayan. Dito po sa ibabaw. Dito. Atin pong bubutasan. Ayan. Ayan. Dito po sa ibabaw. Ingat lang po. Pero, kita nyo ba mga dad? Mamaya po ipapakita ko sa inyo yung aking modification na ginagawa. Dito po, sa ibabaw dito. Ayan. Okay. Ayan po. Yun. Ayan. Nalagyan ko na ng butas. Ganon din po yung likod na portion dito po. Atin din pong lalagyan ng butas. Ayun. Meron na po. Ngayon, gusto ko pong ipakita sa inyo mga dad kung ano yung modification na ginawa ni Recontec. Ayan po ang ginawa kong modification na dapat nyong makita mga dad. Ito po. Kada 6 na buwan ay inyo pong lalagyan ng langis. So, hindi nyo na po kailangan buksan yung buong electric pan ninyo. Ganon din po dun sa likod mga daddy. Ngayon, ang i-recommend ko po sa inyo, kung sinisipag po kayo, ay kahit every 3 months ay lalagyan nyo po ng, langis dyan. Ito rin po yung butas sa likod na ginawa natin. Ayon. Kita nyo po ba yan? Ayan. Ayan po. Ayan. Mas madali ngayon na i-maintenance ang inyong mga electric pan at tatagal din po na ayan at tatagal din po na huwag mag overheat kasi in 3 months lalagyan nyo na po siya mamaintain po yung bushing at saka yung bulak sa loob na may raong langis. Ganito po ang paglalagay. Every 3 months lang po yan. Nalalagyan dito. Sa butas nyo lang po ilalagay. Ayan. Ayan po. Nilagyan ko na. Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan.
Okay po. Yan. At ganun din po yung kabila. Yan. Kaya sinabi ko na ma-extend yung buhay ng electric pan nyo kasi pagka na-maintain po na laging basa yung bulak dyan sa loob nito, syempre, maiiwasan po natin na mag-overheat. Kaya reminders po sa mga na masipag maglagay ng langis, kahit every 3 months po maglalagay po kayo. Ayan po, nilalagyan ka po. Every 3 months, pwede nyo po yung lagyan yan. O di kaya every 5 months kung medyo tinatamad kayo. At depende po sa frequency ng paggamit po ng electric pan. Ayan po. Ayan. May kasabihan nga na sharing is caring. Huwag lang COVID-19. Bye-bye.